and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. When I and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Bisabay. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray kayo pong mag-gabay sa bawat isa sa amin kapag navigate itong study namin na medyo sabihin natin hindi ganun kadali kumpara sa iba, Panginoon. I pray na maintindihan namin ang inyong mensahe, ang dapat namin gawin sa mga ganito klase ng sabihin natin attack, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon, saan may influence over us ang mga sabihin natin mas makapangyarihan, Lord, mas madami, mayaman. At even sa kwento ngayon kay Joseph, Panginoon, nakita namin na bandang huli ang grandeur, Panginoon, ng Egypt ay splendor nila, nakitang-kita po doon sa panahon nila. Pero ang inangat nyo sa panahon na to, Lord, si Joseph, kung saan ang description sa kanya ay faithful, siya ay matapat, Panginoon, at napagkatiwalaan nyo. And so, hindi nyo hinighlight ang Egypt, ang kayamanan nito nung panahon na yun, bagus, Lord, yung inyong lingkod na nagtapat, Panginoon. So, nawagan ang makita namin din ang aming sayang ngayon. Magtapat kami sa Lord sa inyo ng hindi pakitang tao. Talaga sa inyong katotohanan kami magtapat sa inyo mismo, exactly. And then, hindi kami po matisod sa mga palabas na itong mga hindi nagtatapat sa inyo, Panginoon, or kung na-brainwash din, iba naman ay naloko, iba ay nadala ng sistema, Panginoon, tulungan niyo pong bawat isa amin. Maintindihan po ito, Lord. So, kayo pong malulati, as always, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good evening. Good afternoon pa lang. Good afternoon po sa akin. Title po nito, part 2 po ito nung kanina umaga, nung kinalaman ni Joseph dito mamaya, no? Pakita mo na yung, basahin ko na yung text natin actually dito, no? Which is Proverbs 20. Yung pinagkuhaan po natin ng ating, ano, no? Pinaka-team. Sabi sa Proverbs 26, sabi niya, most men will proclaim everyone his own goodness. Pakibasa nga po, ready, go. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. So sino makakita daw, no? Ibig sabihin, ang hirap hanapin. Dahil karamihan ng tao, even sa ganitong usapan nga ng religion, pagtatapat sa Diyos, pagkilala sa Diyos, lumalayo, no? And then, again, yung pinaka-topic natin ngayong araw, anong ginagawang paglayo nila? No? Ang pinoproclaim nila, yung sarili nilang pagiging mabuti. Amen? Kaya, another title po nito dapat is ano eh? Religious pride, no? Ganun dapat yan eh. Pero okay na rin, ang title po natin is religious hype. Okay, dinify natin kanina umaga. Basta wala dito, mabilisan lang natin. Sinabing hype, ito po ay over exaggerated na pag proclaim na sa sarili mong ano, no? Kabutihan or para kang nag advertise. Yan yung mga ano yun eh. Blatant or sensational promotion. Again, di masama ang promote kung depende sa pinopromote mo. Ngayon, kung mabuti yung pinopromote mo, kahit anong method mo ba, kahit anong means mo, okay na? Alam nyo ba yung the means justify the end? Actually, ang mali, ang ano doon is, the means doesn't justify the end. And the end doesn't justify the means. Pag sinabing end, goal. Pag sinabing means, yung paano mo ginawa o paano mo narating yung goal na yon. So, hindi ibig sabihin na maganda yung goal mo, kahit anong gawin mo, basta lang maranig yung magandang goal mo,
okay na. For example, mamamatay yung may sakit yung nanay mo, magnanakaw ka. Eh, parang nagnakaw ako, parang gumaling yung nanay ko eh. The end doesn't justify the means. And ganun din, kabaliktaran, the means doesn't justify the end. Ibig sabihin, kung gumagawa ka ng mabuti, bandang huli, ang goal mo pala is, for example, anong magandang goal naman dyan? Baliktarin natin. Nagsisipag, yun pala ay, maganda yung maging masipag eh. Pero pinaka-end goal mo, kunwari, ay, hindi magandang goal. Puro sarili lang, arad? Yumaman lang. Basta yumaman lang, tapos pagyaman mo, parang opera lang yung mga napanood niya dati sa channel alam. Diba yung mga inape, diba? Si Sharon na tayo na yung ano. Alam ni Kuya Jun to. Ano yung bilay ko lang yung kay Sharon? Luluhod ang mga tala. Ayun ba yung ano, revenge story, di ba? Kasi naman, ayun ba yung pagkanta ganyan? Yan. So, nagsikap yung pala, gaganti lang siya. Ngayon, sa yung mga Kristiyano pa, mga anak ng Diyos, hindi tayo ganun. Amen? Ang Diyos ang gaganti para sa atin. Kasi pag ikaw ang gaganti, hindi ka pure eh. Maaring sumobra ka, umulang, mali yung paraan mo. Kaya tayo po, pag talagang tayo ay... Ito nga minsan naisip ko dito eh, pag may nakarinig siguro, may nagsumbong, ganyan-yan eh. Minsan online. Ah, kilala niyo ng pastor na to? Okay lang, wala kayo. Eh kung lahat pala ng baptist, sinusuportahan ng Evante eh. Except, wala sila. So, anyway, kasi yung nabalita ko, basta may isa akong kilalang ganyan. Nung una ay ano eh, ayaw niya rin doon kay Bante. Sa kanya ko nga natutunan yung ibang nalalaman ko eh. Bandang huli, parang gano'n na rin. Nakisama na siya doon kasi nga, mapera eh. Okay, so, hype, ibig sabihin, sobrang promotion OA, no? Sensational. And then, especially, pinapublicize mo yung, or exaggerated yung, kung ano ginagawa mo. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, promotion at para makita ng iba, especially yung gusto mong, basically, yung gusto mong isulong na agenda. Okay? So, sa case ng mga sa religion kasi talaga, ang Panginoon dapat may taas. Pero, binasa natin kanina umaga, puro positive eh, yung press release ni both nung mga Nazareno, Catholic, and then Baptist Day, no? Pag tinignan mo, positive. Pag di ka marunong, pag di mo nakikita, you don't know how to read between the lines, ika nga. Wala ka, di ka napapalag kasi nga, maganda naman eh. Pero actually, rename yung mga salitang yun para yun nga, talagang huwag ka na pumalag. Pero hindi pa rin eh. Pa lahat ng binabasa natin yung action ng ibang tao. Kaya again, di laging para criticize lang, pero... Pag nakaka-apekto sa atin yan, at may mga na-influence yan, nabibiktima yan, yun ang ginagawa, inaaral natin, and then we warn others. Amen? Amen. Di naman tayo papatay, di naman tayo mga ipag-gulpihan. Wawarningan lang natin ibang tao na, sabihin natin hindi ganun ka, talino para makita yung dapat nilang iwasan. Ganun lang naman tayo. Okay? So yun po yan, at ano pa yung binasa natin kanina? Tinignan din natin dito sa isang dictionary. Kasi nga medyo may pareho lang din naman yan. Pero dito malinaw, isa sa mga meaning niya talaga ay hindi yan ha. Ito no, so stimulate and enliven, walang problema dyan. Increase. Pero sabi dito, may meaning talaga siya, deceive. And tanong pasto, bakit naman sinabi mong hype? Yun nga, yun ang agad mararamdaman mo doon kung meron kang discernment, spiritual discernment. Bakit yung Catholic, kahit alam nilang mali sila, hinahype pa nila, dinimedia pa, ilan sila doon at nahalikan pa yung santo, di ba? Bakit ganun? Kasi hinahype nila. The more na nakikita ng tao na ganun, kahit alam mong mali, nagiging tama sa paningin mo. Okay? Yun ang meaning ng propaganda, by the way. Ang isang bagay daw, kahit mali, pag narinig mo ng narinig, may nag-research yan kasi nga, kung ilala niyo sa Hitler, hindi nabanggit pala yung kanina si Hitler, di ba?
paano niya napasunod yung buong Germany nung panahon nila. So ganun daw, may way siya eh. So sabihin nila, parang China ngayon, ganun ginagawa niyan. Kung alam niyo nangyari sa China ngayon, tsaka sa North Korea, komunista kasi, hawak nila yung media, hawak nila yung basically lahat. Ganun kasi sa komunista eh. So paano nila napasunod yung tao? Paano hindi mapasunod yung tao? Yung naririnig nila, lahat galing sa isang party, sa isang ruling group, mga elite. So walang magko-question. Kung may mag-question, mapapatay naman. Or tawag dito, yung anong equivalent ng pagpatay, minsan na persecute, and then pwede rin i-isolate, pwedeng sa silence. Okay, paano mo silence? Kunwari, kung ang means mo, YouTube, ibaban sa YouTube, mga ganun ba? Ginagawa nila yun. So, ngayon, wala na talagang parang opposing na idea laban sa kanila. Pero actually, meron. Pero they try so hard. Kasi nga, pag may mali ka talaga, may lalabat lalaban sa'yo. So, ganito rin sa... Yeah, so, yan. Dito mataas yung definition. But put on, deception, publicity. Puro publicity. May mga bagay na pwedeng-pwede namang sa'yo lang or sa isang grupo nyo lang, kayo-kayo lang, pero what people do, hindi sapat yun. Naging example natin kanina umaga, yung mag-advertise ng mga company na produkto nila. So, regardless kung napakaganda talaga na pag lagi mo na naririnig yun, nakikita, masarap na yun kahit hindi. Diba? Nakita mo yung lalis flight nun, galing nung magano eh. Yun ang pinaka-OA nun. Quenchers. Kasi parang nauuhaw na ako, bili na ako sa galing ng commercial. Men, ngayon, hinahype din ngayon yung mga kape. Nakita niyo ba yung mga memes sa kape? Yung mga friends ko kasi mahilig sa... Ako, sakto lang. Eh, sabi ba naman ang isa? Sobrang hilig mo sa kape. Siguro pag nag-donate ka ng dugo, hindi dugo lalabas. Mga ganun ba? Kasi iba na tuwan-tuwan na kasi nahilig din sa kape. So, ano gusto ko sabihin kanina? Na-hype nila. To the point na it's a form of lying. Okay? Maraming form ng lying. Lagi sinasabi sa inyo. At isa dyan, yung pag-hype nga. Hindi totoo, pero sinobrahan mo. And then therefore, alam mo totoo. Ayun, yung mga ano naman. Hindi ko nabagin kanina umaga. Yung mga... Ano mga klase ng babae maganda talaga? For example, anong maganda? Yung pango o yung matangos? Pame. Matangos ka talaga. Ikaw? Matangos. Aray ko. Ikaw? May mga lalaki, tanongin natin. Anong maganda? Matangos, pango? Ikaw? Ha? Hindi mo alam. Safe ka. Gabad. Matangos o pango? Ang hirap sagutin eh, no? Ha? Parehas lang. O, basta nakakahinga, no? May iba, parang yung iba. Pag tatlo ang butas nun, yung nakakatakot. Pero kung normal naman, di ba? Eh bakit parang sa karamihan, matangos ang gusto natin? Do in a way, ano kasi yan eh, may tinatawag silang dominant trait, di ba? So ngayon, yung kaya daw mga tao ngayon, mas matangkad in average kumpara dati. Dominant trait siya sa genetics mo yun. Sa, alam mo ito, genetics mo yun. So ganun ba? Anyway, parang yung tangos, ganun din nata, no? So pag lagi mo nakikita, sila na yung maganda, ganun lang yan eh. Kaya yung mga itim naman ngayon, lagi, OA din naman. Gusto nila, sila yung nakikita din ngayon kasi nilalabanan nila yung dating ano sa kanila. So para sa atin, tama yung sabi ni Bud. Basta yung sabi nga siya, pag normal naman, nakakahinga, dalawa butas, okay na yan. Yung iba, panloloko na yon. Yung iba naman, ay maputi, ano mong maganda, maputi, maitim. Pag maputi ka, sabi mo, maputi. Pag maitim ka, sabi mo, maitim. Pero, pati nga si Jesus, naging ano na rin, kaya si Jesus naging biglang long hair at blue eyes at
ginagawa na itong mga to, ipinapattern nila yung sa kanila yung either Diyos or kung ano man yan, kung ano yung maganda na standard. So, sinasabi ko yan kasi ganun na naman yan eh. May kinalaman yan sa deception nito, publicity, saka sa nabay ko kanina propaganda. Kasi pag lagi mo narinig, may iging totoo na sa'yo. So, hindi tayo dapat ganun. Amen? Amen. Ang totoo, inaalam mo, totoo ba to? Paano masayang totoo? Conforms to reality. Sinabi ba talaga? Ganun ba talaga ibig sabihin ng Diyos? Ano yung dapat natin gawin? Ganyan po yan. Kaya ang ganda po ng Christianity, walang pinipili po yan. Yes, nauso yan sa mga puti dati, pero sa Pilipinas, dali natin tinanggap yan eh. Kaya nahirapan lang yan sa China, Korea, tsaka sa Japan. May mga loko-loko yun talaga doon kasi may mga Eastern religion na talaga sa demonyo. Alam nyo ba yun? Yung sa mga Buddhist. Pag inaralo pala yung Buddhist, ano pa isa malapit sa Buddhist? Hinduism. Puro demonyo pala yun. Paano? Talagang galit na hinahirapan po yung Christianity mag-penetrate sa mga ganyang bansa. Okay? So, pero ang gusto ko lang sabihin again, ang katotohanan, mas madaling makapenetrate dyan kasi sabihin natin yung mga matanda, hindi sila maniwala sa katotohanan. Yung mga bata, automatic yan. Maunahan mo lang yan ng, alam mo na, madoktrinahan, no? Ng masolwin una. And then, yung doktrinahan na term, parang iniiwasan nga ng karamihan niya. Tayo, hindi natin iniiwasan niya kasi alam natin ibig sabihin yan. So tayo, hindi lang natin, kaya iba ginagawa ng program, parang ano, ang networking, di ba, gagawin nila, pumunta kayo dito, and then, yun, i-hype na nila yun. Yung produkto, yung leader nila, at ang pera, yan ang ina-hype pag nasa networking ka. Sino dito nakapunta ng mga ganon? Taas kamay, power. Sino ba? Ako, nakapunta na ako eh, pero, oh, tama, nakapunta ako. Ngayon, usong-uso na yan. Yan, yung mga nagdadalaga binata pag nadaan ka sa parting Cubao, parting ano. Eh ako nga, wala akong kinalaman. Ano lang kami, tawag dito. Ano bang ginawa sa akin? No? Parang registered, yan, mail. Hindi makakalimutan yun. Sa EDSA, basta yung maraming tao. Sa MRT, ganun, mabibigyan ka na ganun. Pumunta ka dito, ganyan. Hindi ka makakalimutan ako, binail lang ako. Mayroong pang... Meron pang lamang pera eh. Yung ano lang, parang 5 lang. Libreng insurance. Wow, 1 million. Hindi ka pupunta doon? Wala naman nagsabi sa akin, ipunta ako. Ladang muli, binibentahan na ako eh. Nakala ko ba, well, no sting attached. So, wala naman, wala naman. Bandang muli, yung binigay rin sa akin. Pero syempre, mamatay ka ba sa loob ng isang taon? So, sabit ka nasabi yun. Yung mga... Iwas tayo sa mga deception. Amen? So, kanina umaga, so, nire-relate pala namin, bud, no? Kasi kanina umaga, eh. Dun sa dalawang nangyari this week na isa sa I believe, mga na-master itong mga gantong technique ng kalaban, no? So, obviously, yung Catholic, kahit maling-mali yung abomination nila, mga idols, ang dami pa rin naniwala. Minsan nga, ako di ako makapaniwala. Siguro inisip ko lang, sige, matatanda lang madadala nito. Eh, meron na mga bata, ganun lang eh. Kasi kung ano yung turo sa'yo, yun na. May shinare nga ako sa Facebook niya na ganun talaga. Asang-asang kasi nakita ko mismo eh. Yung bata, ginaganyan pa yung mukha niya sa... Nakita niyo ba yun? Sino nakita na? Kumpisal. Ha? Hindi pa kumpisal. Yung pinapahalik niya. Paanong poon? Yung idol, ginanyan pa yung mukha. O, tas tuwan, nakangiti pa yung matanda. Yung bata naman, walang magawa kasi eh, wala eh. Pag hindi ka naman nagalit doon, di ba? Lalo na pag naintindihan mo na galit ang Diyos doon, tapos tinuturo pa sa mga bata. So, yan yan. So, again ha, nangyari po yan this ano lang. So, ilang taon din silang wala niyan. Salamat sana, kaso... Mukhang wala na talagang COVID, mukhang hindi na nila mapasok. Wala na iniwala eh. So yan, kaya hinipe na naman nila. Kaya so, yung mga deboto daw nila is sabik na ng ano, idolatry. Ayan.
So pero this week also, yung Baptist Day naman, saan inukumpara natin again ha, ulitin ko yung ating disclaimer kanina umaga. Hindi ko sinabing parehong Catholic sa Baptist, okay? Sinasabi ko, meron. Kaya again, subtitle nito is, nasabi ko ba? Ano? May have been, come on. Binasa mo lang yan. Galing ng memory nito ah. Pansinin niyo yung sinabi kong title ah, may have. Okay, so ikaw yung mag. Kaya kung pinakinggan mo yung buong sermon kanina umaga tsaka ngayon, hindi ko sinabi equal. Sinasabi ko, may pagkakapareho na dapat ating iwasan. Bakit mo gusto yung maging pareho sa ganyang bagay, di ba? May palibasa ngayon, ibang Baptist kayo, napakahina na rin minsan, mag-point out ng mali ng iba. Hindi, again, kasi nga alam nila yung mga charge sa atin dyan eh. Ayaw mong masabihan ng, ayaw mong maaway ka naman, nainira ka naman eh. So hindi nila matake na yun, hindi nila masasagot dun eh. Gagawin nila, o sige, gawin nyo abomination yun, hindi namin kayo wawarning ha, gagawin namin yung tama. Ngayon yan, tawag dyan po sa parenting is positive reinforcement only. Yan ang tawag dyan. Ibig sabihin, parang bata, huwag mong papaluin, sabihin mo lang yung tama. Gusto nyo ba yun, mga bata? Hindi kayo papaluin? O syempre, sabihin nyo, oo eh, sila yun eh. Ang mga magulang, alam natin, lalo pag na-champo sa'yo yung batang, hindi pa pare-pare yung bata. Yung mga bata talaga, kaya sinabi nyo sa Bible yan, kailangan paluin. So, ang pinaka-effective, ba tama lang, at biblical na way of instruction, sabihin mo yung tama, i-contrast mo sa mali. So, ganun din tayo, bilang preacher, sabihin ko, maglingkod tayo ng tama sa buhay na Diyos, papakita ko sa inyo yung hindi buhay na Diyos. Kung paano nila sinasamba yun. Mga bulag, mga alam nila, hindi sila narinig noon, hindi natutuwa sa kanilang kahoy lang yun eh. So pero sinasamba, ginagawa ng gold, silver, di ba? Sila, hinahalikan. Hindi ko naman sinasamba yung hinahalikan mo. Baka yung asawa mo, di ba hinahalikan? Yung poon, hinahalikan mo. So, itanggi man nila, ano ba yung katotohanan? Okay? So ngayon sa Baptist Gate, ito yung napansin ko nga, paano nilalabanan nila? Parang Christmas na lang. Balik tayo sa Christmas. Di ba sabihin nila, hindi naman kami sumasamba sa... Hindi naman kami nagbimisa bilang mga Baptist, pero nag-Christmas kayo. Hindi naman 25, pero sinasakyan namin. So may munting may pag-surrender dun sa kinagisnan, tradisyon. Tayo naman, may black na asa rin pala kayo ha. Anong papakita ng Baptist service? Okay, ginagawa natin every Sunday yun eh. Ano special? Hindi, paparami kami, papakita marami. Ginawa nila, nag-gather sila, kakausapin mga church siya, punta tayo sa malaking lugar, dito yun, sa SMX, sa iba naman, ganun. Mag-imbita ng kandidato tuloy, ng politiko. And that's supposed to be what? Anong dapat ginawa nun? Ang galing pala ng ganun ba yung inaasahan mo? Yes, sa palagi ko yung iba, hanga sa Baptist, pero ito ba yung mga godly people na witness nila kung paano ang katapatan ng Diyos ginawa pa sa mga totoong Baptist? May nagsasabi pa yung pure-blooded Baptist. Parang ganun naman yung iba. Kasi hindi nakikihalo. Mga ganun kasi, kaya nga, tayo kaya nalagay natin yan, nasabi ko na lagi sa inyo, di ba? Supposedly Baptist, yun na yun. Eh kaso may mga nakikibaptist, hindi na independent. May mga nakikibaptist, hindi na soul winning. Hindi na King James. Doon mismo, sa thread na yon, Baptist Day, may kumakabante, hindi naman talaga perfect ang King James. Eh. Ha? Anong perfect? Alam ko, walang perfect na tao, alam ko yun. Eh, pag salita ng Diyos hindi perfect, ewan ko sa'yo. Sabi sa Bible, perfect ang salita ng Diyos eh. Okay, so doon na tayo ha. So ngayon, kaninang, mga points natin kanina umaga lang. Mabilis lang para kay Rain. Special si Rain eh. Inisisa lang namin ba yung mga points natin about self-righteousness? Kasi yan ang end. Pag tinignan mo to sa, anong topic dyan sa proclaim everyone his own goodness? Self-righteous yun. Ibig sabihin, sasabihin lang niya, mabuti ako. Hindi, alam ko na may kasalanan ako, pero hindi, proclaim natin yung goodness natin. So, ganyan nangyayari sa mga Nazareno na yan. And then, sa Baptist Day, ganun din. Iwasan nila yung mga dapat pag-usapan. Eh, set aside natin yung difference natin.
Okay lang natin babalikan yung tanong ko. Sige nga. Hindi na. Sige, set aside ako. Okay ako set aside, di ba? Sino ba namang ano, di ba? Ah, sige, pwede ba nang balikan na natin? Hindi na. May agenda na eh. Bumido na si Abante dun eh. Yung mga pobreng ano dun, hindi nakakaunawa. Sino nga niyan? Ang galing naman yan. Yan na yun. At hindi niya tinatago po yan. Ang panahon na si yan, umupunta pa sa Diadem, sinabi talaga yan. May pangarap yan. Ano? Ano sa palagay niyo? Para si Pacquiao. So, definitely, magpe-fail din siya. Ayun, yun ang gusto niyan. Kaya hindi bago sa amin niya. Anyway, kaya dumidikit yan kung sinong malakas. Ano sino niyo yun? Kung sinong malakas, supposedly si Abante ay against eh, kasi pastor eh. Eh, pinakinggan ko po yan, hindi ko yan sinisiraan lang. So, nabanggit ko na sa ibang preaching, ano yung dalawang bagay na tinutukan ko dyan sa mga bakla, at saka ano ba isa, sa King James, no? Tinignan ko lang, ano ba to ha? Sinisiraan lang ba siya o hindi? Hindi. Compromise. Sa bakla, compromise. Tinanong siya, ang pangit ng bakla, parang si... Sino ang bigote dito? Si Brad. Walang bigote si Brad ngayon eh. Pag nagbigote ulit si Brad o kaya si Rain, pakita niya sa akin ha. Ah, paalala niya sa akin ha. So, bigotilyo yun, pero long hair. Ganon yung tsura ng bakla. Tapos tinatanong si Abante dito, tsaka ito yung bakla, sabi ba naman. Sabi ni Abante, hindi ko na, obviously, alam niyo na yung mga talking points ng bakla, sabi. Kaya nagulat ako, sabi ni bakla, I respect you. What? So yun lang, parang niyang, ano ni, parang niyang, may na-accomplish man siya before, salamat sa Panginoon, pero parang niyang sinira yun eh. So parang ang gusto niya sabihin, respect, nirespeto niya yung bakla, tayo din dapat, parang ganun eh. At lagi niya binabanggit, ako nga may sekretary akong bakla eh. Kasi meron talaga. So ang gusto ko sabihin, pag ikaw self-righteous ka na, kahit, at marami nagsasabi sa kanya. Marami, hindi mo pwede sabihin nga, walang nagsasabi na ng Malaysia, meron eh. Kaya niya nga sinabi na, kasi tinawag yung tanga eh, yung mga nagsabi daw na yung mga nagsabi sa kanya na yung King James Perfect, sabi niya yun nga, ano, 27, 29 years ako nagturo sa ano kayo, alam ko sinasabi ko itong mga pastor na parang basically namin, mga tanga kayo, parang ganun. So self-righteousness, so lalo na yung Catholic kung alam niyo yan. So yun na, bad. Yun ang pinaka-summary ko pa sa'yo. Ha? So binasa lang namin yung mga self-righteous na verse sa Proverbs, the way of a fool is right in his own eyes. And then there is a generation that are pure in their own eyes. Jeremiah, yung sinasabi doon ng mga Israel, tsaka mga Hudyo na wala silang kasalanan, pero may kasalanan sila. And then natapos kami sa 2 Corinthians 10:12. Na ito yung binabanatan si Paul, binanatan niya rin. Sabi, hindi kayo matalino kasi ang kinukumpara niya lang sarili niyo, sarili niyo eh. Okay, mga self-righteous kayo. May bonus ano pala tayo? Verse Revelation 3. Ito po yung, of course, ang mga churches. Ay, basa po, ready, go. Because thou sayest, I am rich, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Wretched. Okay. So, ganito yan, ha? So, sino yan? Spew the item of my mind. Ano yan? Laodicea yan, di ba? Yan. So, sabi dito, ang tingin nila sa sarili nila, mayaman sila, wala silang kailangan, ang tingin ng Diyos sa kanila, baliktad. Di ba? Ang tingin ng Diyos sa kanila, pag sinabi, wretched, parang kadiri, mahirap, parang ganun. Walang kwenta, walang kakayanan, miserable, mahirap, bulag, hubo, ganun. Kung ano yan, marami sinusuot yun, nakita nyo ba yung mga mayaman?
Sabi nga nila, hindi daw umuulit ng damit yun eh. Pwede ba yun? So, bayaman eh. Nasuot ko na yan, oh. Papamigay ko, iba, bebenta. Pero tingin sa kanilang Diyos, wala silang damit. Ibig sabihin, mga hubad kasi either, yun nga, either mayabang or lalo mga babae, di ba? May meron akong ano, suot, pero parang hubad ka rin kasi pinapakita mo na halos yung ano, yung hugis mo, ganyan yan eh. So, bakit ko nabanggit to dito? Ang usapan natin is mga self-righteous. Ganyan po yan. Napansin ko kahit siya sa mga Baptist. Obviously, yung Catholic, pinakamayaman po yung Catholic, kung alam nyo yun. Bumibili yan ng mga nilang politiko. Nagagawa nila yung gusto nilang gawin sa bansa. Lalo po dati. Ngayon, medyo ganun pa rin, pero hindi halata na ngayon. So, pero napansin ko yung mga Baptist ngayon, ano na? Pag yumaman, nakabili nila kung ano, magkanong ano. Actually, dyan nga sumigat dahil si Avante, si Jaguar, yan ang tawag sa kanya dati. Nung una talaga, ang dami rin naasal dyan. Kaya yun ang tawag sa kanya. Ako, medyo dinedepensa ako pangalan siya kasi dati, mga ano yun sa amin eh. So, kaya naisip ko, eh, wala nang masama siguro. Kung talagang ganun ang perspective ko dati kasi hindi. Bago mo lang naman, no? Hindi ko alam yun na pag pastor ka pala dapat, hindi na ikaw yung papayaman sarili mo. Hindi ko alam dati kasi yun. Okay? So, yun yun eh. Ayan, so ano, so, para alam nyo rin, kahit mga Baptist gano'n, pag yumaman na, ano na, minsan feeling mo, ano ka na eh, wala ka na, hindi ka na matatouch ba, untouchable ka na. Ganyan po yan. At saka napansin ko yan kasi, yun nga, yung mga pag may nakakausap po, gano'n na, makukuha mo at least yung ano eh, kahit di mo kilala mismo yung tao, doon pag nagsalita rin makikilala mo, pero yung kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa kanya. Very ano, ang tawag dito, halo lagi. Yung iba may admiration, pero madalas sasabi yung humahanga dyan na alala ko, laging gano'n lang, mayaman. Yun na yun. Saan ko nga yung yaman? Wala, makapagsabi. Parang ano lang yan, para Scofield din. Paano niya na-publish yung gawa niya na hindi naman siya matinong pasto, hindi naman siya matinong ano. May something, mayroong nasa likod nun. Okay? Yan yan. So, yan lang bonus na natin self-righteousness. Kung gusto mo maging righteous talaga, huwag mong alamin kung ano sinasabi niya sa sarili niya. Yan ang gusto sabihin. Kasi ito, sinasabi nila sa mga Laodicea, sinasabi nila, sila rich, mayaman, marami, walang kailangan. Ang tingin ng Diyos sa kanila, baliktad. Okay, so ganyan natin tingnan ngayong hapon, okay? So, ngayon tayo, ano yung kabaliktaran ngayon ng, balik tayo sa pinatext natin kanina, Proverbs 20. 6. Sabi mo dyan, most men will proclaim everyone. So, alam nyo na yung Proverbs, di ba? Madalas, kino-contrast niya para lalo na maintindihan. So, maraming tao doon, halos lahat. Kaya mag-iingat, pati ikaw, baka tingnan mo yung sarili mo din. Baka, kaya yan ang sinasabi mo ngayon, baka ang lumalabas yan, ikaw yung magaling. Ingatan mo na, alam na alam yan ng mga tao na nakaintindi. Kaya nga, mas maganda yung timing ka lang hanggat maaari. Alam mo ba yun? Hanggat maaari. Kung wala ka na gusto ma-accomplish na ano, hindi ko sigurado sasabihin mo, taumahimik ka na lang. Kasi karamihan doon ng tao, pag nagsalita yan, kaya alam mag-asalita yan, ipoproklama niya yung sarili niyang kabutihan at para siya ay hangaan. So, sa case namin mga pastor, ano yan, ano, support, ganun lang yan eh. Kaya ako, nandun lang ako eh. Nagkita, tahimik lang ako. Sagot lang, ano, kasi ayoko, kasi alam na alam ko rin yun. At tinuruan din kami pastor nun. Ang hirap nung magsabi ka ng ganyan ako, ganyan kami. And then, ang target mo pala kung anong bagay lang na karnal. Amen? Anong kabaliktaran ng mga self-righteous? Yung ako, ganyan, ako, ganyan, ako, hindi ako ganyan. Yung tinatawag na faithful. Faithful saan? Sa asawa. Isa yun, pero medyo generic eh. So bilang mga Kristiyano, saan tayo dapat faithful? Sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang katotohanan. Bilang mga lingkod, bilang church, saan tayo dapat faithful? Ganun din. Sa Diyos,
pinapagawa niya sa atin sa salita ng Diyos, sa practice ng pananampalataya, kung paano ginagawa sa lahat ng bagay, basically. So, balik tayo sa dalawa. Okay, nasa reno, obviously, kahit sabihin hindi sinasamba yung kitang-kita, sinasamba nila yan. Sa Baptist, ganun. Anong gagawin mo kung ikaw ay mayaman na, and then, wala ka na magawa sa pera mo, anong gagawin mo? In the first place, paano ka napunta sa ganung kalagayan? Amen? So, kung tapat ka talagang, alam ko, mga lingkod ng Diyos, ha? Sa Bible, sino dito napakayaman ng lingkod ng Diyos? Well, meron din si Joseph, pero ano naman yun, masyadong ano yun eh, si Abraham din, no? Hindi ganun kayaman na, diba? Yan, pinagyaman si Job, yan, pinamayaman. Pero ginamit naman sino? Daniel, ruler lang naman yun eh. So may pera din yan, pero ano nga yung faithfulness dito, again, yung pagsunod sa Diyos. Ngayon, yung mga... Okay, si Daniel, mayaman din siya, di ba? In a way, ruler siya eh. Pero bandang uli, hindi niya hinayaan yung kanyang posisyon na magdala sa kanya. Pag dumating yung time na kailangan niya pakita at kailangan magtapat sa Diyos, di ba? Hindi sumamba sa statue, ano, hindi kumain ang dapat din niya kainin. Anong ginawa niya? Pinaglaban niya yung katotohanan, pagsamba sa tunay na Diyos, kahit pa matreten yung kanyang posisyon. Okay? O si Joseph. Si Joseph naman kasi baliktad eh. Diba? Mamaya, balikan si Joseph. Sino pa yung mayaman? Abraham. Si Abraham naman, nasubok din naman siya ng Diyos, diba? Ganyan eh, hindi masamang pag nasubok ka ng Diyos, wala nang masabi sa'yo, wala ka nang kailangan patunayan. At hindi siya sabi ko. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng akusahan si Abraham, for example, umaman dahil kung anong compromise, handaan niya ang patayin yung anak niya eh. Ibig sabihin, wala kang masabi sa kanya. Kaya pwede natin sabihin na kaya siya pinagpala, talagang tapat siya. Okay? So, pero aside sa mga yon, sino bang alam yung mayaman na matapat? Especially mga preacher. Si Moses. Si Moses, yan. Hindi naman eh. Dati, di ba? Before, Prince of Egypt siya, iniwanan niya yun. Yan. O sino pa? Pag inaalala ko lalo mga preacher, hindi sila yung mayaman na mayaman kasi talagang wawaning yun nila yung tao eh. Lalo sa time na talagang galit ang Diyos kung sino man kailangan niya mag-pray sa Israel. So, lahat yun, ginugulpe, pinapatay yung iba kung kaya. Yun ang faithful na alam ko. Napapersecute at least. At sabi rin sa Bible, they which are godly shall suffer persecution. Now, ang tanong, napapersecute ba itong mga to? Yan ang tanong. Kaya ako ay pag inasabong Avante, Graham, Billy Graham, kahit si ano, kahit Spurgeon, na-persecute ba sa Spurgeon nung time niya? Tawag nga sa kanya parang pinakamataling magaling na preacher daw eh. Ano Soriano? Sa palagay niya sino nagsabi? Sino nagkocontrol ng mga ganun narrative? Sige nga. Kasi pag tunay ka lingkod ng Diyos, katulad ni Jesus, ni John the Baptist. Kilala silang propeta pero hindi sila yung tipong maitataas mo ng ganun. Nakikilala rin ng state. Makikita niyo bang pinupuntahan ko? Kaya sabi dito, ngayon pupunta tayo sa faithfulness na makikita natin. Na talagang tapat sila, kamangha-mangha yung nangyari sa paligid nila. Obviously kay Jesus, naligtas yung mga tao. Ano pa? Si Abraham, namanggit natin kanina. Ano mangyari kay Abraham? Siyempre, nagsimula yung people of God sa panahon niya, di ba? And then, si Moses, of course, naligtas yung mga Israelite. Pambihira, hindi nangyayari araw-araw sa maraming lugar, okay? Pero this time, tingnan natin yung mga faithfulness na pinakita dito. Kaya lang tayong 1, 2, 3, 4, pare-pareho lang ito eh. 5, 6, 7, 8. Baligtarin natin, okay? Una kay Moses. Natapos tayo kay Joseph. Sa Hebrews. Anong sinabi sa kay Moses? Sabi dyan, ibasa po, ready, go. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. Wow. Ano no? Medyo malalim.
Ganito yan, ha? So, kilala si Moses nung pinalaya yung mga Israelites sa Egypt. Ngayon yung ano nun eh. Pero tinutukoy dito, kaya daw siya nagtapat at ang... dito, yung epekto ng katapatan niya, ano daw? For a testimony of those things which were to be spoken after na. So, kasi alam niyo naman yung sinulat ni Moses yung five books niya eh, di ba? So, obviously, hindi lang siya yun, Holy Spirit. Pero... kaya pala daw siya nagtapat, according to this, ha, pag inintindi nyo, yung katapatan niya, ang bunga nun, especially sa atin sa panahon ngayon, ano, yung mga sinabi at sinulat niya ngayon ay maiging testimony. Ibig sabihin, babasahin natin, nandun, manututo tayo. Kaya ganun kaganda yung Bible, eh. Hindi niyo ba yun? So, faithful siya, nagtapat siya. Alam niyo, nung panahon niya, sobrang kapangyarihan niya na, kung nakipagkutsabahan na lang siya, parang mga label, ano ba, mga label organization. Kung makipagkontsabahan na lang siya kay Pero, di ba? Ako, pangyarihan siya, hawak ni Israel. O sige, may mga ano ka na dito, ha? Mga leaping ka dito, kaya kong pasanurin to. O sige, payamanin mo na lang ako. Ganun lang yan eh. Magiging ruler siya at mayaman din siya. Hindi niya ginawa yun. Amen? Pinakita niya, true and true. Hanggang kung anong plano ng Diyos, obviously, pwede siyang papatayin nun eh. Di ba, may panahon na nga na, you will not see my face. Sabi sa kanya, pag nakita ka niya, anong sabi ni Pedro sa akin? Pag nagpakita, patay ka. Oh. Oh, sabi naman niya, hindi na mapakita sa'yo. Bahala ka. Ikaw maghahabol. But anyway, ano nangyari? Bakit daw siya nagtapat? Para sa mga bagay na isusulat niya later at yun ang magiging testimony para sa atin. So, ang tanong ko ngayon, ganito. Again, yung konta sa ating team ngayon. Pag nakita mo sumasamba itong mga ito sa Diyos-Diyosan, makikilala mo po ang Diyos, nabalik na matitisod ka, di ba? Kahit mga bata, mabubo-bubo ka nun eh, sa totoo lang. Hindi mo makikilala yung tunay na Diyos. At kahit medyo nagdududo ka, tay, lola, bakit tayo sumasamba dito? Wala ka nang magawa. Pag nakikita, eh, tradisyon na natin. Ganyan yung madalas na yan, tradisyon na yan, tradisyon na yan. Mabubo-bubo ka nun. Mabalik tayo sa Baptist. Ano maginawa nila? Nagtapat ba sila sa katulad ng pagkatapat ni Moses o binido na lang yung sarili nila? Si Moses po, hindi po nagbida ba si Moses? Sabi nga nung ano, kaya galit na galit yung Diyos sa kanino, kay Miriam at Aaron eh. Ano bang hahanapin nyo dyan? Sa lingkod ko na yan. Hindi naman nagbida si Moses, di ba? Lalo nung time na yun nga, nilid niya yung Israelite. Hindi naman siya gumawa ng anong pagbibida dun eh. Ginawa lang niya kung ano sinabi sa kanya ng Diyos. So, pero yung iba sa atin ngayon, anong ginawa? They proclaim every man his own goodness. So yun ang kabaligtaran ng faith mo. Si Moses, kung anong sinabi sa kanya, ano yung mga mahirap sundin sa mga sinabi ng Diyos kay Moses? Napakarami. Eh yun lang na, alam mo yun ha. Ano nga siya, di ba? Umalis siya, bumalik siya, tapos at iba na yung ginagawa ng mga tao. Napakahirap nun. Yan ang mahirap sa mga leader. Pag nakita mo, kaya ang hirap iwanan eh, ng mga tao. Pag iniwanan mo lang yan, kahit dito sa inyo, kunwari ako, umalis ako ng ilang ano. Kayo-kayo na, siyempre, walang guidance. At kayo-kayo, at totoo lang, magawin natin dito, pwede natin gawin to, pwede tayo hindi mag-solving eh, pwede natin rock and roll dito, pastor, di ba? Kahit Christian lang. Wala si pastor eh. Sige, okay na yan. Ganyan po yan, nagde-degrade yan, yung pagsunod ng mga tao. Kahit mga anak ng Diyos yan. So, kaya, ba't ko nasabi yun? So, importante yung leader na maging matibay at maging tapat. Yun ang sinasabi sabihin. Kahit may konting unfaithfulness yung leader, kung na, nagmamalaki na rin, nagyayabang na rin, di ba? Kaya isa sa mga kilala rin sa Abantes, sinabi niya kasi, hindi, ang palagay nyo, ang Diyos ang nagtatag na itong eklesiya na ito, hindi, yung leader. Sabi ng mga tao, pinakalat yun, kaya ang dami rin nagalit sa kanya. So, never yun na dapat na isang, sa isang taong faithful, takot kang ni masagi yung ganung mga bagay. Amen? Pati yung sinabi ko sa bakla, hindi na siya natakot, anong ginawa niya? Saan niya nakakuha yun? Kay ano? Sa mga Amerikanong ano? Hindi, kung nagbabasa ka ng Bible, hindi yun sasabihin mo. Kasi paulit-ulit dyan eh. Amen? Kaya sabi niya, wala kang galang kayo, bante. Wala talaga. Hindi naman. May konti siguro. May natitira pa. Ewan ko lang. Baka mawala na rin pag may nalaman pa ako.
Gagalangin mo yan. Next is, ito medyo, ano to, generic para sa lahat ng servant. Ano dapat pag lingkod ka ng Diyos? O kaya hindi ka nga lingkod ng Diyos, lingkod ka ng kung sino. Sabi diyan, moreover, it is required for stewards that a man be found faithful. Ito lang ang alamin mo. Lingkod ka ba ng Diyos? Ang gandang tanongin yan lagi, kahit kanina pag medyo naliligaw na. Kasi minsan talagang anong tayo, minsan sa tagal mong pastor, example, wala nang nagko-question sa'yo. Anong ginagawa mo, pastor? Wala nang nagagano sa'yo. So, default na yan, pastor yan, gawin niya, sinabi sa kanya ng Diyos yan. Eh, may ginawa kang mali. Ang ganda tayo. Kaya isang meme din sa amin, na ano yung nakakabakalat, pag ang pastor mo, hindi nag-soul winning, hindi yan taga-sunod ng Diyos. Ang bigat nun. Yan ang totoo. O ganun din. Pag ginagalang yung bakla, hindi yan taga-sunod ng Diyos yan, kasi galit ng Diyos sa bakla eh. May duda ba kayo doon? At tayo, wala, kasi tinuro sa inyo eh. Pero marami sa Baptist ngayon, nako, hindi mo sabihin yan. Eh, yariin ka na, parang baliktad eh. Halit nakampihan ka eh. So, dapat magtapat ka. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. O, gawin mo yan, ha? Mag-isipan ko muna. Ganon? Hindi ka faithful. Basta parang mahirap yan, Lord, ha? Parang mahirap yan, ha? Ano ba sinabi sa'yo? Magtatapat ka ba o kakalabang ka? So, pag lingkod ka, magtapat ka. Yan ang expected sa atin. O, doon na tayo kay Daniel. Anong ginawa ni Daniel? Alam niyo na to eh. Tinakot siya, di ba? O, parang tayo din, tinatakot tayo minsan eh. Asan na ba si Daniel? Badaya yan. So, ano nangyari kay Daniel? Alam niyo naman, nasa setting siya na hindi siya natakot eh. Lalo sa chapter 6, ano nangyari doon? May pinagplanuhan siya, di ba? Pinagplanuhan siya na siya'y gusto, na may nainggit sa kanya, okay? So, gumawa sila ng paraan para mabitag nila si Daniel. Eh, walang ginagawang mali. Eh, sabi doon, eh no, they could not find none occasion nor fault. Wala siyang makitang mali, masipag, matino, hindi sinungaling. So, ginawa nila, hinanapan nila ng okasyon sa Diyos nila. Kasi nga, iba yung Diyos ng mga Chaldean, mga Babylonian. Iba yung kay Daniel. Alam nila yon. So, doon siya ginawa ng kwento. Bandang uli, ayun, pinakain siya sa leyo. Kaya hindi naman nangyari. Okay? Hindi pala Babylonian to. Tapos na pala yung Babylonian. Ano na to, di ba? Ano yun? Medo Persian, yan. Kung kaya sabi dyan, yung gusto kong ano dyan, bigyan ng ano, focus, sabi dyan, for as much as he was faithful, hinahanapan na siya ng, talagang ano siya, alam niyo naman siguro, hinahanapan ng ano, nabanggit ko sa inyo last time yung isang doktor, di ba? Isa yun sa mga pinagkukuha ng information sa bakuna, saka sa pandemic. Sabi mo yung kinulong, asang kaso niya, matagal ng phenyl, bigla nabuhay. Tapos nung nakulong, doon namatay sa kulungan. Ano yun? So yung pinagplanuhan, pag ikaw gusto kang tirahin talaga, hahanapan ka ng butas. Kaya ang hirap minsan maglingkod, kalabanin lalo yung mga elite na yan, hahanapan ka niya. Alam niyo naman siguro nangyari sa ABS-CBN. No? Sino pa? Si, mga na-observa natin, si Arroyo. Diba? Sino pa yan? Si sino yung ano? De Lima, si Estrada, ganun po yan. Paano ko papakulong to? Hanapan mo yan. Eh, lahat naman yan, may dumi yan. Eh, mga, amin. So, pag hanapan ka, may makikita yan. Kay Daniel, wala. Amen? Amen. Yun ang maganda. Yun ang target yung mga bata kasi ganito yan. Later, maglilingkod kayo sa Diyos. At alam nyo, pag naglingkod kayo sa Diyos, titirahin kayo. Eh, paano kung meron talaga makita sa inyo? Yun ang mahirap. Kaya iba kaya takot tayo, takot. Kasi may ginawa ako dati, ganyan. At ayaw mong ma-persecute ngayon, takot ka na. Kaya maganda magtapat. Amen? Amen. Yan ang kabaliktaran ng mga hype. Religious hype. Mga hype. Ayan, nag-gets nyo yan ha.
Sino pa? Si Nehemiah. Sa panahon ni Nehemiah, mabilis lang tayo ha. Gusto ko lang tingnan dito yung mga nagtapat na lingkod ng Diyos. Sa time ni Nehemiah, alam nyo naman, again, conflict na naman yun. Sinakop sila. Pinabalik sila, kaso sila yung kanilang sa kay Nehemiah walls, di ba? So, nung ginagawa nila, mayroon pa rin silang kalaban. Pero, nagkaisa sila at bandang uli, magaling dito si Nehemiah ang leader. Therefore, sumunod yung mga tao. Tingnan nyo kung gaano siya. By the way, saan madalas ang tao nagiging hindi tapat? Diba? Kahit sa church, diba? Kaya nga may malakay 3:10 eh. At laging tinuturo po yan. Kasi nakakatukso yan eh. Diba? Si Pastor, mag-fix lang. Tapos ako, bibigay na ako ng ikapo. Pambihira naman yun. Amen? Hindi kayo maka-amen ah. Sa pera po, nagkakatisuran. Kaya ngayon, si Nehemiah, ang maganda nun sa akin, nabind talaga sila kasi may common goal sila, pambihira, para sa atin naman lahat to. Kaya sabi dito, and I made treasures over treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and the Levites, Pedaiah, and next to them. So, pinangalanan lang yung mga lingkod dyan. Kaya sabi dito, for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Sino yung pinagkatiwalaan sa pera? Yung mga tapat. So, tandaan nyo po yan. Kaya, kung gusto nyo pagkatiwalaan tayo ng Panginoon, magtapat tayo. Amen? Amen. Kung saang bagay, kung na, sa pera mo gusto mong pagkatas, nag-anakaw ka, hindi naman pwede yun. Amen? May kilala akong ganun, parang nahihirapan din ang mag-advise kasi parang ang tingin sa kanya ng marami, hindi siya tapat. Tapos parang gusto niyang ilagay yung sarili niya sa posisyon ng ano. Kaya nakakaawa din. Kaya magtapat na lang tayo. Amen? Amen. Nakikita niyo ba idea ng katapatan? Amaya, buta tayo kay Joseph. Pero ngayon, ito naman yung sino to? Ay, Josiah to. Alam ko eh. Okay, tama. No? So ito, naalala ko rin ito eh. Nung alam niyo naman yung ginangyari kay Josiah, di ba? Lolo niya ba si Hezekiah? Lolo. Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah. So, yung dalawang hari na yon pinagalitan ng Diyos yung Manasseh and si Amon. So, ngayon, anak ka nun or apo ka nun, anong gagawin mo? Pero kung alam mo yung tama, magtapat ka sa Diyos. So, ginawa niya, daming ginawa dito. Again, pinatay din yung mga bakla. Nagulat ba kayo doon? So, isa-isa mga ginawa niya. Pero isa mga ginawa niya, yung nirepair yung temple. At ang nangyari doon, of course, ano magagaling yung pera? Ganyan ang nangyari yung problema eh. Ayan, pinag-pay natin yung ating lugar, di ba? Sa magagaling yan? Magagaling yan sa mga tao-tao rin. Sa kanila rin. May pera naman niya mga yan. Gusto lang mag-contribute. Kaya ang sabi dito, in the man, pakibasa niyo, ready, go. The men did the work faithfully, and the overseers of them were Jahath and Obadiah, the Levites of the sons of Merari, and Zechariah and Meshulam of the sons of the Korahites, to set it forward, and other of the Levites, all that was skilled of instruments of music. Dali, wala yung gusto ko eh. Ito. Sana ba yun? Kumbaga, hindi nila binilang yung pera. Sana ba yun? Ataas ba yun? Anong 17. Okay. They got to get the money that was planned and delivered to the hand of the overseer and the hand of the workman. So, yun. So, nag-gather sila ng pera. Nasa, ano ata yun, 2 Kings. But anyway, sobrang alam nila yung mga tao, hindi na, alam mo na, hindi naghahanapan. Alam nyo sa church kahit saan yan eh.
pag nagkakadudahan na yan, nadudahan, naghahanap pa, nagbibilang ka yan. Ba't anong bilhin mo? Yalam na bilhin natin, ganyan-ganyan. Ang hirap nung ganun pag dumating na sa ganun. Kasi nga, makikita mo rin naman, yung namumunuan, minsan, personal lang yung ginagastosan. Ang nangyari dito kay Josiah, dahil talagang tiwala yung tao sa kanya, oh, ito na, sige, ano. Parang kay Moses din, nangyari dito, Moses, sobra na. Ito natin lalagay ito. Kaya sabi ni Moses, oh, tama na, tama na. Sana, ang ganda sa church pag ganun, no? Oh, ang ganda nun. Basahin niyo yung Bible, maano kayo eh. Kahit yung time, isa, yes, minsan magaling yung leader, pero minsan talaga nasa tao din. Pag talaga nakita nila yung need, and then alam nila na para sa atin yan, para sa Panginoon yan. Kaya ang gusto lang bigyan ng ano dito is, mga matapat yung mga tao ulit na pinagkatiwalaan sa pera, sa mga bagay na importante. Amen? Hindi lang sa pera po eh. Sino sa palagay niyo yung pagkakatiwalaan ng Diyos sa kahit ano, leadership or what? Anak, for example, o kaya talino. Sino magkakatiwalaan? Yung mga hindi tapat? Siyempre yung tapat. Yung talino, minsan di yan, di yung pwedeng angkinin yan. Sino ba ako? Anyway, sa... Yeah, ito pala yun. Second Kings nga. Okay. Binaliktad ko kasi pala ito eh, no? 12. Tama ba ito? Si Jehoash naman to. Pero, ano sabi dito? Siya rin to, hindi nagkakamali. Siya rin to, si Josiah. Anyway, kaya sabi dito, moreover, they reckoned not with the men. Into whose hands they delivered the money to be bestowed on workmen, for they dealt. Sabi, hindi ko na, magkano ba yung ano, baka may sobo dyan, di wala na, ito, ito yung pera, ito yung pera. Bahala ka na dyan, kasi kilala mo yung tao, hindi ito, sakim, hindi ito makasarili. So, yun po yung maganda. Ay, ba tayo dito nagtitiwala kay ano? Kaya bate, for example, sa kay, yung kasi, nakikipag-isis sa politiko eh, hindi ako kinakabahan. O sige, patapusin na natin kay Joseph. Anong nangyari kay Joseph? Siya ay pinagbenta sa kanyang ang kanyang mga kapatid. Bandang huli, siya ay binenta siya sa Egypt. Pero bago pa yung kwento na sinalba sila sa famine, anong nangyari kay Joseph? Ginawa siyang katiwala ni Potiphar. So, parang alipin siya. Pero ano kasi, siya skilled eh, marunong siya. Kaya hindi siya yung taga-buhat lang. So, binigyan siya ng authority. O, sige, marunong kang mag-compute. Marunong kang basically lahat eh. Kaya nasabi dito, papakibasa, ready, go. And he left all that he had in Joseph's hands, and he knew not what he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. Okay, kahit doon na yung last part, okay lang naman yan. Extra na yan. Pero yung first part, sabi, and he left, si Potiphar, all that he had in Joseph's hand, pinagkatiwala ni Potiphar ang lahat ng bagay, except yung asawa niya, di ba? Sa kamay ni Joseph, sabi, anong gawin mo? Kunwari, si Brother James, mayaman. Ang dami niya sakyan, hindi niya alam kung ano, binigay yung isang kay ano. Hey, Rafi, bahala ka na dyan sa ano natin, ha, Rev. Sana mo maganda sakyan. Innova natin ha, Fortuner ha, ikaw naman Rain, ikaw bahala dyan ha. Huwag may bubunggo yan ha. Pinagkatiwala, hindi lang isa sa sakyan eh, pinagkatiwala lahat. Ano yung bahay, pera, business, tao, ano pa, management, plans, ano, lahat yung pinagkatiwala kayo. Bakit kaya?
Kasi parang kanina pera lang pinag-usapan natin pag lahat na pinagkatiwa-tindi mo. Tapat ka talaga ngayon. Hindi natin mapatagalin to, ha. Balik tayo sa ating topic. Ang gandang pakinggan po nun, actually, yun ang bentahin nila eh. Parang binibenta nila yung Baptist. Parang, ito na, ito na. Parang hindi nagbabasa ng Bible to. Parang iniwala ba kayo na mga Pilipinas ay magiging righteous dahil sa mga Baptist? Iniwala ba kayo doon? Parang sarap isipin, di ba? Parang totoo. Ang tanong, totoo, magkakatotoo ba yun? Yung ganun mo sinasabi sa Bible, in the end times, biglang mga bansa ay mga una, mga Baptist at ang Panginoon ay matataas. Wala ng Antichrist. Ganun ba? So kung ako tatanungin nyo, part ito ng mangyayari sa end times. Kasi the more, makikita mo yan, yung mga paano magkakaroon, for example, ng isang one world government. So alam natin, nangyari yan sa pandemic, di ba? Ang ginagawa nila, kinakausap yung mga leader na magaling mag-lead at maraming follower. Okay? So, paano nila patulukan itong mga pobreng anong to? Paano nila gawa yun? Hawak nila information. Hawak nila yung leadership. Hawak nila yung authority. So, kahit tayo magpatulukan, dami natin nakausap. Yan, si Pam, may tanong nyo, ayoko nung pastor. Eh, ba't mo ginawa? Hindi ako makakapasok eh. Binabayaran ng taxi yung ano, public school ha. Pwede bang pagbawal yun sa ayaw magpabakuna? Eh paano yung ano, parang tumatanggi sa Catholic tsaka sa, di ba, sa Antichrist. I love natin yung gagawin Antichrist. Paano na papasunodin nyo? Sige nga. Kung patuloy na yung mapangaral na salita ng Diyos, hindi makakaporma yung mga yan. Sa ngayon, in a way, ganun pa rin tayo eh. Kaya kung katapatan at katapatan ng pag-uusapan natin, ay magkakatiwala sa Baptist to, next natin, President Baptist, hindi mainiwalang tapat yun. Magko-compromise at magko-compromise siya. Kahit nung dati, naalala ko yan, nung wala pa akong kamuang-muang, nainig ko lang yung pangalan o bante na yan. Ang usapan lagi doon, gusto mag-presidente nito, ang sinabi daw niya, sa mga kapastoran eh, sabi niya, pag ikaw talaga ay komandidato, ang sabi nila is, hindi may iwasang madumihan ng iyong kamay. Yan ang sabi nila eh. Huwag nang sabihin nun. Hindi ba dumihan yung kamay nun? Hindi nang makaiwas eh. At totoo po yun. Kaya sinabi niya, ako ay hindi lang congressman ng mga Baptist, ako ay congressman din ng mga Katoliko, Iglesia ni Manila. Talaga. Ang tanong ko nga, paano ka tapat na makapaglingkod sa Diyos? Yun ang tanong ko, yun lang. Kung yung mga tapat na lingkod ng Diyos, kailangan niyang sabihin yung mali. Hindi sila mag-aagi sa mga bakla, sa mga corrupt. Nakita mo ba si Abante nag-preach yung against sa mga corrupt? Yun ang inahanap ko, wala akong makita. Kasi nag-placing-placing lang yan. Ang alam kong kinalaban niya yung mga komunista. Eh syempre, nakita niyo ba na si Abay na headline dahil kinalaban niya sino kaya si Duterte, na headline ba yan na wala. Mabuti pa si ano no, hindi ko sinabi magaling si ano ha. Si naman P. Nag-mute ni. Kahit paano yun, merong ano yun, may tapang kahit paano, hindi katulad ni Abante. Trillanes. Pero kung lingkod ka ng Diyos, nakikita mo, ano, tinatanggap na yung bakla, ha? Yung abortion, doon salamat yun, nilabanan niya yun eh. Pero ibang bagay pa, ano? Nga, corruption, basically. Yung, yan, yung pandemic. Natawa ka sa kwento nun, di, todo mask siya, todo bakuna siya. Sabi niya, ba't kaya ako nagka-COVID? Parang si ano din, si... Tapos nung nagpa-tutok daw siya ulit, saka ulit siya nagka-COVID, sabi ng mga tao sa kanya, eh ano kasi yan ang nag-cocos eh. Well, hindi mo alam na hindi niya ba naintindihan yun o ano. Kaya tapusin na po natin. Again ha, medyo napag-disketahan lang natin kasi nga napanahon. Pero yung preaching na about katapatan, laban sa
Self-righteousness. Medyo generic naman yan eh. Ang gusto lang makita natin, sana hindi tayo makakuha sa labeling. Amen? Basta Baptist, supporta mo. Parang ganun. Sa US naman, pag nagsabing, God bless America, uy, Kristiyano yun. Boto natin yun. Eh, lahat sila ganun. Pilipinas. Ang dami ng mga ano. Si Tolinti. Eh, ako, ang daming nakakuha niya si Villanueva. So, tapat ba tayo sa Panginoon? Balik tayo sa ating sarili. Magtatapat ba tayo? Tatapat ba tayo sa Baptist? Ilang pa naging magtapat sa Baptist? Grupo yan, di ba? Grupo. Hindi yan buo. Independent nga tayo eh. Nagkakaisa lang tayo sa turo, sa heritage. Salamat sa Diyos. Pero pag may nagbibida na dyan, na kayo pag-isahin, eh, ganun din yung Catholic eh. Parang di mo alam yung history talaga pag nakikipagganyan ka. Fellowship lang naman, sige, okay, lagay niyo yung ano, para sa bayan, para sa aking kasusulong ng bansa. Hindi ba natin ginagawa yun? Ba't mo kailangan i-label na Baptist yan, Baptist Day? Ang bira. Hindi ko na alam na sabihin ko. Kung mali ako, sabihin niya, ha? Pero I don't think so. So again, salamat sa Panginoon sa mga Baptist, amen? Yung mga tunay, pure blood. At I believe karamihan dyan po, mga tunay naman, kaso na sidetrack. So, anong gagawin natin? Para lalo tayong, para hindi tayo lalong makabig sa ganung mga compromises, unfaithfulness, self-righteousness, magtapat tayo sa dapat natin pagtapatan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tandaan nyo yan. Pag ang alam mo, Bible, ang hirap mong iligaw. Yan, ginagawa nyo, kinakabisado nyo pa. Pag naglabas ng bagong revision ng King James, sandali, kinabisado kayo ng bata ako, ba't ganyan na yan? I-sound alarm agad. Sabihin nyo sa mga tao agad, hindi ganyan yung kinabisado ko dati. Yan, kasi ang katapatan natin sa Panginoon lang. Amen? Eh, Baptist nga yun eh. Sa bansa natin eh. Concern ka sa bansa natin una, concern ka sa pinapagawa sa'yo ng Diyos. And then, susunod na yan. Kung magkakaroon pa ng, alam mo na, sa Pilipinas, yan, mga pangarap na sa ating mga anak, di ba? Pagpala, okay naman yun. Tanong, ginagawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Kung hindi, kabahan ka talaga. Pero ginagawa mo yan, automatic yan. Hindi mo kailangan kabahan sa mga apo-apo natin na magigera na or darating na Antichrist kasi matatakot yung Antichrist. Magbabalik yan sa kanyang ano. Yung pinataguan niya pag-isalita ng Diyos ang naipoproklama. Amen? Tapat ang mga lingkod ng Diyos, tapat ang mga anak ng Diyos. Takot yan. Amen? Parang hindi ko pa gusto tapusin. Pero kailangan ko na tapusin. Kasi nagliligpit na si Pamela. Sana, ang gusto mong last words, parang yung last na preaching ko, naalala niyo yung sa, ano, it's okay to be different, di ba? Ganun yan sa Christmas, di ba? Okay lang, yakapin natin na iba tayo sa tamang bagay. So, ganun din yan. Kaya nga, alam yung church natin, iwan tayo sa ibang grupo. Sa ibang grupo, iwan din tayo eh. Ewan ko, anong ano natin sa kanila? Nila sa atin, hindi ko alam. Who knows? So, gawin lang natin yung dapat natin gawin. Amen? Okay, at makakasa tayo ng blessing ng Panginoon. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Nawa ay kayo po magpapala sa amin, kayo magtuturo. Ngayon, yung mga, especially yung mga ganitong klaseng tactics, Panginoon, hindi naman po ito bago. Actually, paulit-ulit na rin, nakita namin ginamit ito ng kaaway, even mga Baptist history, Panginoon, pwede namin enumerate sa history ng Baptist kung saan nagkaroon ng samahan, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng kapangyarihan, nag-compromise. May humiwalay, nagkaroon ulit ng pera, nagkaroon ulit ng pagkakaisa, yumaman ulit, nagkaroon ng kapangyarihan, nag-compromise na naman. Nawa, Panginoon, madala na po kami, Panginoon. Tingnan lang namin ang inyong salita, ano yung dapat namin gawin, we perform it well, we do it well, and kayo po magpapala na sa amin, kung ano yung bigay nyo na sa amin, hindi kami maghangad ng kung ano man yung pinapangarap ng iba na carnal admiration, Panginoon. Tingnan lang namin, magtapat lang kami
sa inyo, sa inyong gawain, at again, sa inyong aral, sa katotohanan, Panginoon. At yun po ay sapat na sa amin, yung ultimate rewards, Panginoon, hindi naman darating din sa lupa yan. So I pray na maging matalino ang bawat isa. Hintayin po namin ang dapat sa amin, again, sa inyong tamang oras, sa tamang pagkakataon, at kayo po mag-reward sa amin. So again, patubayan yung bawat isa, Panginoon, sa aking pag-iwalay muli. Balik niyo kami sa aking mga trabaho, academics, Panginoon. Mag-itinuka mo, mag-ayos. Palayan yung bawat isa. Every time, Panginoon, na nagbabasa ng salita, Panginoon, pakita niyo sa amin yung data makita. Hindi kami papaloko, hindi kami papadala. I pray na kayo po ay, again, lagi magagabay, Panginoon. Tulungan niyo pa kami, lagi mga nag-umpisa pa lang. Malaman nila, Panginoon, yung mga foundational truths. Makakatulong naman sa kanila upang yung mga advanced truths ay mag-last din ng Panginoon. Sa church, as a whole, Panginoon, kami po ay gagabayan nyo, palain at gabayan. Give us safety, Panginoon. And all these things, Panginoon, we pray in Jesus' mighty name. Amen.